magandang buhay sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating talakayan ay tungkol sa anotasyon ni Thomas Hugh Santos na may pinamagatang pagtatangi sa Ingles at pagmamaliit sa wika, hadlang sa intelektualisasyon ng Filipino. So disclaimer po muna na lahat ng aking sasabihin ay ayon lamang sa aking pagkakaunawa bilang isang estudyante ng bachelor ng psikolohiya. So ito ay isa sa mga minor subject ko. So ito ang ating sanggunian na kung saan ay matatagpuan nyo rin naman po sa description sa baba. So tara, simulan na natin. Ano nga ba ang pangunahing suliranin sa intelektualisasyon ng ating sariling wika? So ayon kay Santos, ang mababang pagtingin sa wikang Filipino kumpara sa Ingles, mas pinahalagahan ng karamihan ang katatasan sa wikang Ingles sapagkat sa tingin nila, Ingles ang mas kailangan at ito ang malawakang merkado. Which is totoo naman po talaga na ibang tayo ay makikita naman sa ating uri ng ating pag-aaral na wikang Ingles ang mas ang ginagamit na wikang panturo sa mga iba-ibang mga subject na wala namang kinalaman ang subject na Filipino. Kailangan natin ng Ingles at Ingles lamang ang nakakapagpadala sa atin sa globalisasyon. Ito yung ating mga tingin sa paggamit ng wikang Ingles. Ang competitiveness natin ay nakasalalay sa mahusay na paggamit ng Ingles. Matuto ang anak ng wikang Ingles nang sa gayoy makapag-ibang bansa ito. So, ito yung ating pananaw kung bakit napakahalaga ng wikang Ingles sa atin. At kapag pabalok-baluktot ang wikang Ingles na naririnig natin, ay pinagtatawanan natin ang iba kasi nga, sukatan ang wikang Ingles bilang isang pagiging intelektualisado na tao at pinakikitaan dito ng pagkakaroon ng magandang kinabukasan kapag marunong ka sa wikang Ingles. Kaya nga sa pamagat na ito, pagtatangi sa Ingles at pagmamaliit naman sa sarili nating wika na para bang tinitingnan natin na walang kakayanan ang ating wika para mapaunlad natin ang ating sarili. At kumbaga hindi siya nagagamit na pagiging competitive natin. Sabi nga dito, yan nga no, ang mababang pagtingin, mas pinapahalagahan ng karamihan ng katatasan ng wika, kailangan natin ng Ingles at Ingles lamang ang nakakapagdala sa atin sa globalisasyon. So, sabi nga, intellectual na wika. Pag sinabi natin intellectual na wika, ito ang wika na nakasulat, nakalimbag, at ginagamit na wikang panturo at wikang opisyal sa isang bansa. So, masasabi nating intelektual na wika ang wikang Ingles, wika ng mga Hapon, ang wika ng mga South Korea, at ng mga Pranses. Yun na yung mga halimbawa kasi makikita mo na nakalimbag ito sa sarili nilang wika at ito ang ginagamit nilang wikang opisyal at wikang panturo sa kanilang mga bansa. So, sabi nga dito, bakit nga ba hindi nagiging intelektual ang ating sariling wika? Sabi dito, pagsasali ng mga teknikal na salita sa larang ng agham at siyensa. Nagkukulang tayo ng pagsasalin sa teknikal na salita. Tapos, yun nga yung teknikalidad sa pagsasalin. Kumbaga, walang pare-parehong... walang register na salita para sa bawat agham o bawat larang. Tapos kawalan ng tuwirang sali ng mga terminolohiya o bokabularyo sa larang. So pare-pareho lang naman din. Ang mga gamit at pamamaraan ng teknolohiya at enerhiya ay nakasulat sa banyagang wika. So ito yung mga nagiging problema natin. Kasi kahit tayo sa sarili natin, yung mga idea natin ay galing din naman din sa banyaga. Kaya nga ito ay nakasulat sa wikang Ingles o wikang banyaga. Hinihikayat ni Almario na ang mga hiram na salitang ito o yung mga terminolohiyang ito ay isalin sa ating wika upang magkaroon na ng teknikalidad o
yung pagsisimula ng pagkakaroon ng mga terminolohiya, bokabularyo at mga yung nga, sa mga teknikalidad. So, nakakahadlang ang sensibilidad ng mga Filipino sa pagdating sa paggamit ng wikang pambansa. Minsan kasi bilang napaka-sensitive kasi natin mga Filipino, lalo na sa body parts natin, sa katawan natin, na imbis na sabihin natin may sakit sa atin, sa suso natin, sabihin natin mayroon akong nararamdaman sa aking dibdib, which is iba naman ang dibdib sa suso, kasi yung suso, ito yung parte nung katawan ng isang babae na kung saan dito nilalabasan ng gatas kapag nagpapadede sa kanilang anak, at meron din kinalaman ang suso sa kanilang menstrual flow nila, at kapag sila ay nabubuntis ay may kinalaman din ang kanilang suso, kaya ibang-iba ang suso sa dibdib. So yun nga yung sinasabi natin, yung pagiging sensibilidad natin ay na kumbaga nagkakaroon ng hadlang sa paggamit natin ng wikang Filipino, sapagkat nahihiya tayong gamitin ito. So yun nga, sabi nga dito, sa paggamit ng wikang Ingles, mistulang hinihiwalay ang Filipino at iba pang wikang lokal sa mga pakunahing kalakarang panlipunan. Lahat ng mga bagay tungkol sa sakit ng tao at sa mga nagaganap sa loob ng katawan ay itinuturo sa wikang Ingles. Katulad ng sabi natin, masakit ang, kumbaga, marami, yung mga sakit natin ay nasa wikang Ingles, at minsan hindi naman natin kayang i-translate sa sarili nating wika. Minsan, yung parte ng hita natin, hindi nga natin maintindihan kung nasaan nga ba yung hita, binte. Diba? Kasi hindi nga tayo sanay kung alin nga ba dito ang binte at ang hita, ang braso, itong mga to. Hindi tayo sanay kung alin nga ba itong mga parte na ito. Kaya nga hinihikayat na gamitin ang wikang Pilipino sa wikang panturo para mas magkaroon, maging makasanayan nating magamit at maiwasan ang pagiging, kumbaga, matanggal yung pagiging sensibilidad natin pagdating sa ating mga katawan sa paggamit ng wikang Filipino. So, iniiwasan ng mga Filipino ang paggamit ng mga salitang Filipino, lalo na kung tumutukoy ito sa masiselang bahagi ng katawan. Katulad ng pag sinabi natin ang breast mass, o ito yung tinatawag nating bukol sa, sasabihin natin, bukol sa dibdib, pero sa totoo lang, ito ay bukol sa suso. So, ano daw ba ang posibleng solusyon? Sabi nga ni Thomas Santos, kailangan magkaroon ng pagtuturo ng agham na mas mabuti kung ito ay mailalapit sa araw-araw na buhay. Ilapit ang wikang Filipino sa sigmura ng mamamayan, hindi lamang sa pahina ng mga akademiko sa liksi at lathalain. So, yun nga po. So, ang inaano niya dito is, gamitin ang sarili nating wika na kung saan ito ay talagang magagamit at mauunawaan ng mga lokal na tao sa atin. Iwasan ang pagiging sensibilidad ng mga paggamit nito upang mas lalong maging epesyente ito sa mga larang na kinakailangan. Kumbaga, ang gamiting wikang panturo, ang wikang Filipino, upang dumaloy ang kaalaman ng mga Pilipino at hindi maging hadlang upang mapaunlad natin ang isa't isa. So, sabi nga dito, pagtibayin ang pagpapatupad ng Departamento ng Edukasyon sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE na nag-uutos na gamitin ang inang wika sa pagtuturo ng mga estudyante mula kinder hanggang ikatlong baitang ng elementarya. Ngayong K-12, yan na po ngayon yung ating ginagamit na wikang panturo natin ay ang wikang mother tongue natin, o yung mother tongue natin, kunwari kung Bisaya ka, Bisaya ang ituturo sa inyo. Kasi kapag
pagbata po talaga sa mga unang mga nag-aaral ng wika, dapat po napakahalaga po na iisang monolingual lang po ang kanilang gagamitin sa kapag po bilingual, mangyayari po ay wala po siyang magiging bihas sa paanumang lingwahe ang kanyang magagamit. Kapag nari, ginagamit niya ang wikang English, wikang Filipino, pareho po nun hindi magiging malabnaw ang kanyang pag-uunawa sa paggamit nito. At pag nangyari ang pagiging malabnaw sa pag-unawa ng paggamit ng wika, madadamay na rin po ang kanyang pag-unawa o pagtanggap ng mga karunungan at ng kaalaman sapagkat hindi siya matututong magtanong o oriratin yung mga kaalamang nakukuha niya sapagkat hindi niya ma-express ang kanyang sarili sapagkat hindi niya malaman kung anong lingwahe ang kanyang gagamitin o hindi siya bihasa sa paggamit ng lingwahe na kung saan ito ang kanyang paraan para ma-express ang kanyang sarili. Kaya napakahalaga na ang wika ay wika na kung saan ito yung mother tongue mo o wikang sinusong wika para matuto kang magtanong, matuto kang uriratin yung mga kaalamang ibinibigay o binabato sa'yo. Kaya nga sinabi nga dito na kailangan na tawag nito, asan na yon? Ang paggamit ng wika, mas tulang hinihiwalay ang lahat ng bagay tungkol sa sakit ng tao, iwas. Yun nga, ilapit ang wikang Filipino sa sikmura ng mamayan, hindi lamang sa pahina ng akademong saliksik at lathalain. Kasi napakahalaga po na nauunawaan talaga natin ang ating lingwahe para ito ang magiging sandata natin sa pag-uurirat ng mga kaalamang ibinabato sa atin. Sabi nga dito ni Virgilio Almario, dapat patuloy na linangin ang paggamit ng inang wika sa loob ng kanya-kanyang rehiyon at pagsasalita naman ng wikang Filipino sa labas nito. So, ibig niya sabihin, hinihikayat niya yung pagyabungin ng paggamit ng MTB, MLE, o yung Mother Tongue-Based Multilingual Education para, kumbaga, magkaroon ng pag-uunawa at pagpapalitan ng kaalaman dun sa loob ng isang rehiyon, yung region 1, yung ano, 'di ba? Yun po yung sinasabi ng rehiyon. Pag sinabi nating rehiyon dito pagdating sa wika, ito yung rehiyon ng region 1, region 2, region 3, kung ano po yung wikang ginagamit dun, gamitin. At kung magiging usapang nasyonal naman, doon naman po yung gamitin natin yung wikang Filipino. At pag sinabi naman natin wikang global, ito naman yung wikang Ingles. Yun po yung ninanais ni Almario na hikaya ating gamitin ang wikang sinuso upang magpaunlad sa bawat rehiyon at magkaroon ng ugnayan ang bawat isa at magkaunawaan at magpalitan ng mga kaalaman na magagamit nila sa kanilang lipunan o sa kanilang rehiyon. So, yun po. Nawa po ay nakatulong po ako sa inyo sa babasahin na sinula ni Thomas Santos na may pinagamit ang pagtatangi sa Ingles at pagmamaliit sa wika hadlang sa intelektualisasyon ng Filipino. So, kung ito po ay inyong nagustuhan, like, share, subscribe, and comment. At huwag kayong mahiyang magtanong kay Mommy Precious at naandito lang mga ako. Maaari po nyo akong i-DM o direct message or email sa mangueraprecious at gmail.com. At kung maaari lang po, huwag na po mag-send po ng mga files kasi po hindi ko po talaga ito binubuksan para makasigurado pong wala tong virus. Paalam!